Welcome back to Kwentong Aha, and this is your kuya, Kuya Eddie again, back for another kwentuhan. Well, nitong mga nakaraan ay napag-usapan natin ang ilang mga kadugyutan niya sa mga pagkain. At dahil nga marami sa inyong mga sigmura ang naantig sa ganung mga kwento, well, hindi pa rin tayo lalayo sa salitang kapital, dugyot. Pero this time, ilagyan natin ng twist. Sa video ito ay pag-usapan naman natin ang ilan niya sa mga fast food employees na nahuling nandudugyot niya ng pagkain na kanilang ginagawa. Well, talagang kaabang-abang ang ating kwentuhan ngayon, kaya tutok lang sa ating channel. Pero syempre bago yan, ay nanonood ka nga pala sa Kwentong Aha, pakilike naman po ang ating video at syempre mag-subscribe ka na rin para laging updated sa mga bago nating kwentuhan. Well, para sa ating unang kwento ay pasintabi po sa mga may hina nga ang sikmura, dahil garantisado purong-puro ang kadugyutan ng dalawang fast food workers na ito. Sa video ay nahuling tila nagtatawanan nga itong dalawa habang walang habas na binababoy ang mga pagkaing kanilang ginagawa. Sa kuhang ito nga ay huling-huli paano sinasadyang babuyin nitong lalaki ang pagkain gamit niya ang kanyang laway. Well, hindi pa nga ito nakontento at ayun nga, isinuksok pa ang kesong ipapalaman sa kanyang ilong. Pero kung akala mo nga eh, nakita mo na ang pinakamala, panoorin mo paano niya ihimod sa pinakadugyot nga na parte ng kanyang katawan ang panghugas niya ng pinggan. At pagkatapos nga itong ihimod ay diretso punas ito sa plato. At dahil nga sa nag-viral ang kadugyutan ito eh, hindi lang sila natanggal nga sa kanilang trabaho kundi nakasuhan pa sila sa maraming mga paglabag sa food sanitation. O, diba? Nakakatawa pa rin ang ginawa nyo. Ewan ko, pero kung halimbawa nakabili kayo ng burger sa dalawang ito tapos napanood nyo ang kanilang video, naku po, ano kayang magiging reaction nyo? Remember, baka pinunas na yan sa kadiri talaga. Hindi rin naman nalalayo ang gawain naman ng empleyadong ito sa isang burger store din sa USA. Sa video ito ay walang kahiya-hiya niyang pinakita paano niya naman dinudugyot ang pagkain ng mga kawawang customer. Ayan o, bahid laway sa kamay tapos ipupunas nga sa pagkain. Hindi lang yan, dahil nagsisigarilyo din ito habang gumagawa nga ng pagkain. Pero ang pinakamalala nga sa lahat, sinasaksakan nito ng charger yung kasama niyang babae sa trabaho sa kusina mismo. Well, minabuti na naming hindi ipakita ang kanilang video dito. Pero grabe tong tukmul na to. Hindi mo bagay humawak ng pagkain, o kung gusto mo eh, pagkain mo lang ang ganyanin mo. Well, dahil nga dito ay natanggal siya sa trabaho kasama ang dalawa niya pang kasamahan. At para naman sa sunod na video ito, ay nagmistulang ulol ang Taco Bell employee na itong asal larawan na nakunan niyang dinidilaan ang mga taco shells na kanilang tinitinda. Well, ewan ko kung anong nasinghot mo at ganyan ang pinaggagawa mo sa buhay. Naku, kung ako ang tatay mo, kakainin mo lahat yang tinugyot mo. And now eh, pasintabi po muna sa mga ayaw ng mapanghe. Well, siguro, lahat naman siguro may ayaw. Ang susunod na eksenang ito nga ay siguradong papasok sa pang-amoy ninyo. Panoorin nyo ang walang manners na taong ito nga na dahil sa sobra sigurong katamaran eh, napuno nga ng kadugyutan sa sarili. Umihi ito sa lababo mismo kung saan preno-proseso nga ang mga pagkain at hinuhugasan ng mga kutsara at tinidor na isinusubo mo. What the... This is clearly a gross negligence nga, resulting to damage of stomach and intestine of consumers. Abay, iyo mukha ka ng matanda pero wala kang pinagkatandaan dyan sa ginawa mo. At pansinin nyo pa ni hindi lang din siya naghugas man lang ng kanyang kamay na malamang sa malang mga ipapahid niya sa kung saang pagkaing hahawakan niya mamaya. Yum. At napag-alaman din natin ang taong ito pala ang district manager ng fast food na ito. Pero kahit nga ganyan pa ang kanyang posisyon ay nasibak ito sa pwesto matapos kumalat ang kanyang kadugyutan. Well, sesante naman ang inabot ng empleyadong ito matapos siyang ma-videohan na ayan, lumuluranga sa order na pagkain ng kanyang customer. Yung tipong kala mo madulas lang yung sauce, yun pala laway na yung kinakain mo.
And welcome na, gustuhan mo naman ang ating video ay pakilike naman po at syempre mag-subscribe ka na rin sa ating channel para diba lagi kang makatanggap ng mga libreng video mula sa amin gaya nito. And I promise you magiging interesado kayo sa lahat ng i-upload natin. And salamat po ng marami at sana laging masarap nga ang mga ulam ninyo at malinis. Well, in this video naman, nagmistulang resort ang loob nga ng kusina ng isang fast food matapos gawing swimming pool ng tatlong empleyado ang malaking lababo. O diba, dahil mahal daw kasi ang beach, sa kusina na lang sila nag-swimsuit. Finger licking good pa rin kaya ang pagkain? Well, siguro, lalo na kung may naisamang libag ng kahit isa lang sa tatlong yan, o na-contaminate niya ang mga pagkain at mga utensils na ilalagay sa lababong yan after ng kanilang ginawa. And syempre, obviously, si Santi ang inabot ng tatlong dalagang yan dahil nga sa maling lugar na kanilang pinagbakasyonan. Well, hindi man kapanipaniwala pero sa videong ito naman ay nahuli ang isang dalaga na ewan ko nga kung nanti-trip lang talaga pero grabing trip naman to. Dinilaan niya ang isang ice cream nga sa isang grocery store tapos ay ibinalik niya sa refrigerator. Well, alam niyo na nga siguro ang sumunod na nangyari after this video. It really went viral and of course, the next thing that happened niya ay hinanap kung sino tong dalagang ito. Sa report na nakita natin ay maaari siyang maharap nga sa parusang aabot sa 20 years na pagkakakulong at yan ay dahil nga sa kanyang pandidila. Ay, naku naman kasi ate, diba? Ang dami naman kasing pwedeng dilaan dyan na iba at gawing parang ice cream na rin. Ay, bakit pa kasi yan ang napili mo? Well, in this video naman, para nga sa huling video natin ay may kita ang isang empleyado nga na nakikipagtalo sa isang masungit at suplada niyang customer. Well, yan daw ay dahil nga sa pasararawang kanilang siya pero mapilit pa rin ang customer nga na pagbilhan siya ng paborito niyang pita hanggang sa umabot na nga ang mainit nilang argumento sa ganitong pangyayari. Walang ano-ano eh. Dahil siguro sa galit, ito na nga ang ginawa niya sa order ng customer niya. Well, obviously, dahil sa insidente ito, nasisante siya sa kanyang trabaho. Pero, not that I'm siding nga with the employee. Oh, mali nga yung ginawa niya pero nakita ko ngang video maloko rin naman kasi talaga itong customer, oh, 'di ba? Dapat hindi kaastang pinapakain natin sila sa trabaho nga nila. Well, yes. Customer might be always right but not to the point that you're infringing the right na of the one serving you na. Well, since like you they're just working to make ends meet. Ay, wow, English. And so, well, kung nagustuhan mo ulit ang ating video ay pakilike naman po at syempre mag-subscribe na nga kayo para lagi nga kayong update sa mga bago nating kwentuhan. And of course, sa mga gustong mag-suggest dyan para sa mga susunod pa nating topic ay gamitin lang din po ninyo ang ating comment section. Huwag kayong mahihiya. At syempre, tulad nga ng dati ay hindi natin kakalimutin nga na batiin yung mga kapatid natin na nakasama natin sa nakaraan nating mga kwentuhan. Isang malaking pasasalamat at pagbati po para sa inyong lahat. At muli ay ako nga po pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.